vlogger si Sherwin Ventures. Ang ating Sherwin Ventures. Si Ka Sherwin, yan ang talentadong Pinoy. Ang gagaling. What's up guys, Sherwin here from Sherwin Ventures and welcome back in our YouTube channel. So sa mga bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga upload. Whew. At tayo ay magduduty na naman uli, but we have to give an update. So update natin guys, talagang lumabas na sa press release sa Hong Kong based company. Ang ating EFI ay tagumpay at talagang ito, ipapakita natin sa inyo yung slides natin na talagang lumabas na sa international media. At may aabangan pa tayo, marami pa yan. Isa pa lang yan, okay? So sa mga bashers natin, good luck sa inyo. Kasi ang EFI ay tagumpay na talaga. Pero yun nga lang, kailangan pa nating, you know, maghintay pa ng, syempre marami pa yung karagdagang achievement. So sa hospital pa lang, diyan madali. Hindi mo naman may tatayo yung hospital ng ilang buwan lang, di ba? So at least yung ating Super Mario ay nag-update sa atin. So we're so thankful for that update. Mega shoutout sa ating mga subscribers and viewers all around the world. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay at pagtangkilik sa ating munting tahanan. At heto, habang may duty, syempre mag-update tayo sa ating mga mahal nating mga subscribers. Yes! Mega shoutout sa ating mga doctors, pabunan doctors. At guys, sana ay nasa maganda kayong kalagayan ngayon. Kung saan man kayo ngayon sa buong mundo, sana ay you are blessed, you are healthy. Basta keep safe lang at laging tandaan, palaging mag-iingat sa lahat ng bagay. So stay tuned lang tayo guys sa ating mga updates. At kahit anong liit at konti ng ating update ay palagi kayong ma-notify sa atin, lalo na pag syempre palagi kayong pabalik-balik sa ating tahanan. So yeah, sana ay makikita ko rin kayo sa comment box section below at maisishare nyo yung mga knowledge nyo, lahat ng inyong mga saloobin. May isa pa tayong nakaka lungkot na balita. So ngayong August 10, target ng Pilipinas na magkaroon ng trials para sa Afigan. Yun na nga, sa May 26 na publish dun sa Japan na nag-give up na sila sa Afigan. Inireject na nga ng Japan. Tapos ngayon sa Pilipinas magkakaroon pa ng trial. Ano yun? Laro-laro lang. Prove na nga sa Japan na hindi nga siya epektibo, susubukan pa ng Pilipinas. Ganyan ba tayo? Ganyan ba talaga yung mga namumuno dyan sa atin sa Pilipinas? Ganyan ba talaga ang mga utak nila? So guys, ito ang masasabi natin na sana na yung mga utak nila magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng, you know, heaven intervention. Kasi parang naharian na yata ng tinatawag na ego na talagang ayaw nilang malamangan. Siyempre kasi minamilit nila yung
imbensyon ng ating bayaning doktor, yung mga fabon ng doctors. Kaya ayaw nilang itry. Tingnan nyo nga, itatry nila. Imagine, itatry nila ngayong target date, August 10, according sa JMA News. Oh, tapos sa Japan, noong May 26 lang, na-publish ng Kyodo News na nag-give up na sila. So, talagang, ay nako, nakaka-stress. Nakaka-stress isipin kung anong klaseng utak meron sila. Eh, parang grade 1 na nga yan eh. Ah, nag-give up na nga. Subukan. Yung fabunan, hindi sinubukan. Na 35 years ng subok. Na maraming napapagal. Tapos ngayon yung nirejig na ngayon ng Japan, tapos tayo susunod pa. Or what? Diba? So nakakalungkot isipin ang mga ginagawa ng mga namumuno sa ating kagawaran ng pangkalusugan dyan sa Pilipinas. So guys, once again, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa abot na aking makakaya ay nag-update ako sa inyo mula sa ating Mario Marcos. Thank you so much. Inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one.
God bless.